pinakamatataas na mga demonyo ay nasa impyerno, doon sila tinapon. A third inhabit the air, they be called them spirits of the air. And a third inhabit this world and tempt human beings, we call them the unclean spirits. Yung mga fallen angels sa impyerno, we call them demons. The fallen angels in the air, we call them the spirits of the air. The fallen angels in nature, we call them unclean spirits. Sila madalas ang nagpapanggap bilang mga engkanto, mga kapre, mga tikbalang, mga nuno sa punso. They appear in those forms. Or pwede rin silang magpakita in the form of isang namatay, kamamatay lamang na isang tao. They can take the form of a dead soul, a dead person. Okay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tunghayan ang napakagandang lektura ni Father Jose Francisco Siquia ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism at sa Philippine Association of Catholic Exorcists, na nandito tayo sa espiritual na digmaan, meron tayong kalaban na tinatawag na spiritual terrorist. Paano natin labanan itong makapangyarihan na mga kalaban na di natutulog, di kumakain, di nagpapahinga, mas malakas at matalino kaysa atin? At kahit hindi ka maniniwala, whether we like it or not, whether we believe it or not, we have a mortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. Kumusta sa lahat natin mga soaking taga sumaybay? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa ating mga soaking taga sumaybay at sa mga bago pa lang, huwag niyong kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo. Bueno, di na natin patatagalin, mga kapatid, bago tayo papasok sa punto por punto. Pakinggan natin si Father Jose Francisco Siquia, exorcist, chief exorcist ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism. Pag kayo ay tinukso, agad-agad labanan ninyo. Don't wait habang tumatagal. Okay? Kasi habang tumatagal, lumalakas ang tukso. Kapag may pumasok dyan na isang negative na thought, yun, wala kang saysay sa buhay, wala kang, okay, you are worthless. Immediately rebuke that. Okay? That is coming from the devil. That is not coming from the Lord. Automatic yan. Okay? So remove that, because if you feed on that, little by little, you will start to experience, okay, the effects of listening to the devil. Okay? Babagsak ka sa napakaraming mga problema. Okay? So check your thought life also. Always be aware what you are thinking, because many times, akala natin galing yung ideya na yan mula sa ating utak, pero hindi natin alam ito'y galing sa labas ng ating utak. Ito'y galing sa demonyo. Don't assume that it is coming from your brain. If it is something negative at galing parang it came out of the blue, wala kang ginagawa, nakupo ka lang, biglang may pumasok dyan na ideya. Sabi ni St. Ignatius, this is from the evil one. Okay? That is from the evil spirit. Just like kapag nakupo ka, tapos may inspirasyon na pumasok sa isipan mo, sabi ni St. Ignatius, that is from a good spirit. That is from the good angel. Don't forget to train your discipline, your body, so that you are not easily triggered by the devil. If you are easily triggered to anger, check on that. Okay?
Okay, discipline it, because if it is not disciplined, the devil will continue to trigger and trigger that weakness. For example, we can discipline our body through fasting, okay, denying certain pleasures that one enjoys frequently, like maybe going to Starbucks, okay, remaining silent, gusto mo makipag-chismisan, okay, instead of speaking when the issue is not important. So these are some ways we can discipline our emotions para kapag dumating na ang tunay na tukso, we have the strength to be able to say no. So we can offer all of these sacrifices for reparation for our past sins, reparation to Jesus and Mama Mary, apostolate of suffering for the benefit of the church, conversion of sinners, mga kaluluwa sa portfolio, and to dominate our human fallen nature. Our Lady of Fatima, sabi niya, sacrifice yourself for sinners and say many times, especially when you make some sacrifice, O Jesus, it is for love of you, for the conversion of sinners and in reparation for sins committed against the Immaculate Heart of Mary. So also make use of indulgences. Sabi ni St. Teresa of Avila kay Jesus, Lord, bakit itong Madeline na to, parang no, she's a simple sister. She was not really very holy. Bakit nung namatay siya, nakita kong ang kanyang kaluluwa ay agad-agad pumasok sa langit? Jesus told her, because she made a lot of use of indulgences a lot of times. Okay? So let us again study and make use of indulgences. Mga plenary indulgence, mga partial indulgence. Napaka-importante niyan. When you are about to be judged by the Lord, you will be thankful that you have made use of all of these resources to experience God's mercy. Okay? So how do we secure our homes? I would like to talk a little about now the demons. Okay, so una-una, hell is real at doon ang mga demonyo. It was created primarily for them. Now, who are the major demons that we will have to face in our life on this earth? Of those angels who had fallen from heaven, a third of them abide in hell. Yung pinakamatataas na mga demonyo ay nasa impyerno, doon sila tinapon. A third inhabit the air, they be called them spirits of the air. And a third inhabit this world and tempt human beings. We call them the unclean spirits. Yung mga fallen angels sa impyerno, we call them demons. The fallen angels in the air, we call them the spirits of the air. The fallen angels in nature, we call them unclean spirits. Sila madalas ang nagpapanggap bilang mga engkanto, mga kapre, mga tikbalang, mga nuno sa punso. They appear in those forms. Or pwede rin silang magpakita in the form of kamamatay lamang na isang tao. They can take the form of a dead soul, a dead person. So there are three great demonic princes who are bound together with their leader, Lucifer. Lucifer himself has primarily placed as supreme ruler and monarch of hell. Siya yung pinakamataas. He is called Satan after he fell. But the first of his allies or generals is called Asmodeus. If you're in the ministry of exorcism, you will encounter Asmodeus many times. Of course, hindi mismo si Asmodeus ang kinakalaban mo. Usually, it's one of his generals. Because Asmodeus is one of the high demons at hindi siya makaalis o makalabas sa impyerno. Okay? He sends his demons, his followers, to attack. Hindi siya mismo. This Asmodeus had formerly been one of the cherubim, but now presides over all the vices and sinful lusts of the flesh. Next was a demon called Mammon. Okay? So Asmodeus, specialization niya ang mga kasalanan ng laman, the sins of the flesh. Si Mammon, pera, okay? Kayamanan. That is his specialty. To tempt us to greed and avarice.
He had been formerly from the angelic choir of the thrones. He is now the leader of the vice of avarice. The third in rank of the henchmen of Satan is Beelzebub or Baal Zebul. You find that in the Old Testament. He had been a member of the dominions, and he is the one in charge of all occult practices, idolatry and superstition, witchcraft, Satanism. Siya ang namumuno sa mga gawain na ito. These three demons are able to send forth other malign demons who are their vassals to cause disasters or catastrophes. So there are cases I know na may mga kalamidad, at ginagatuan ng demonyo ang mga kalamidad na dumadating sa buhay natin. But I remember persons who used the sacramentals to protect themselves during calamities, whether it was a fire, whether it was the pandemic, okay? And they were protected from these calamities, okay? Precisely because the devil can, okay, be behind a lot of these calamities or aggravate calamities. Okay, the number one demon that we usually encounter in the ministry of exorcism now is Asmodeus, especially mga kabataan. Okay, when we command the spirit to name itself, usually it is Asmodeus ang gumagambala at sumasapi sa mga kabataan ngayon. It is the demon that focuses on sexual sins. Sabi ni St. Alphonsus de Liguri, the founder of the Redemptorist, sabi niya that the greater number of damned enter hell on account of sexual sins. Our Lady Fatima, sabi ng ating mahal na ina, more souls go to hell because of sins of the flesh than for any other reason. It is not because sins, sabi ni Sister Lucia, it is not because sins of chastity against chastity are the most grievous sins, but because they are the ones most people will not give up. Okay, the second demon is Mammon, the prince of vices, the vices of avarice and greed. The vice of avarice and greed expresses itself in a bewildering multitude of different sins and crimes, including theft, graft and corruption, deception, etc., etc. Okay? So ito yung mga taong sugapa sa pera. Okay? Their God is money. So this is the demon that is usually operative pag in-exercise mo sila. The last demon, major demon, is Beelzebub. He is the patron and prince of all forms of witchcraft and sorcery. What do they do? Dito sa ating bansa, napakaraming ating mga pamahiin. Why? Because what does this particular demon, what does he do? Instead of relying on God alone, papasok ang demon at sasabihin niya, you know, God will not give you these things. Pumunta ka na lang sa occult practitioner na iyan. Di ka gagaling sa Diyos. Pumunta ka sa albularyo. Okay? Or, the Lord will not guide you in your life. Pumunta ka sa manguhula. Okay? For example, so you can see, itong mga occult practices is a sin against the first commandment because we are telling God that, Lord, hindi ka sapat sa buhay namin. I have to have my house feng shuied, for example, or have all these Buddhas in my house para mag-attract ng good luck or swerte. Okay? So you are actually telling the Lord, boom, Lord, I need these other powers, these other deities, because you will not give me these things. Kaya nakakalungkot, there was this case that I had. Ayaw talaga niyang bitawan yung kanyang mga pamahiin, yung kanyang mga Buddhas, yung mga feng shui. Sabi ko, why don't you want to renounce them? Sabi niya, because actually it was not me, it was another priest. But sabi niya sa paring ito, because my spiritual blessings came from God, but all my financial blessings came from Buddha. Ah, pwede ba yan? Pwede ba yan?
Impossible yan, di ba? Because Buddha is not a god. Okay? Remember, Buddha is simply a philosopher. Okay? Nung the philosophy of Buddhism mixed with paganism in India and China, ginawa nilang Diyos si Buddha. But he never claimed he was God. Only Jesus Christ was the only person in history who claimed that he was God and was able to prove that he was God by resurrecting from the dead. So, halimbawa, you are grieving, okay? Nagdadalamhati ka, nandun yung mga spiritista, okay? Baka gusto mong kausapin yung asawa mo, yung kamamatay lamang, baka gusto mong kausapin siya. Baka may mensahe ka para sa kanya. So imagine, this person will now conjure the soul of your beloved spouse. Of course, demonyo yan. Because no one has the power to call a soul from heaven, hell, or purgatory. Pag may sakit ka, nandun yung mga faith healers, witch doctors, and energy and psychic healers. Pag nababalisa ka, nandun yung mga fortune tellers. Instead of using discernment, you go to fortune tellers to make a decision. Okay? You get victimized, naging victim ka, nandun yung mga mambabara, mangkukulang para gumanti para sa'yo. Okay? You are lonely, there are the sorcerers who can teach you how to make gayuma. Okay? Para kaya kapag palagi may taong nagbibigay palagi kayo ng chocolate cake, mag-ingat mo kayo. Okay? All my cases, nagtaka nga ako noon eh, because why would gayuma be always mixed with chocolate? At sabi ng isa, Father, because you cannot taste the gayuma, okay, pag with chocolate. Okay? So, be careful kapag marami. Kasi I had cases wherein pinapakain sila ng kain naman ng kain. Okay? Later, na-possess na. O, okay, parang naging obsessed na. Okay? Sa maling tao. Okay? Sa maling, to the wrong person. Okay? So, devil can attach the emotions and make you feel obsessed with a person. If you unfortunately eat a gayuma and you're not in the state of grace. Okay, so this was a vision given to a saint, Mary of Agreda. Nung natalo ang mga demonyo, nung si Jesus ay pinako sa krus, okay, the demons gathered together and planned how to destroy families. At ito ang narinig ni Venerable Agreda. Demons assigned themselves to different tactics. Some charged themselves with perverting the inclinations of children at their conception and birth to attack their sexual identities. So even in the womb, you have already to pray for protection for your unborn child. Others to induce parents to be negligent in the education and instruction of their children, to cause hatred of parents among the children, and to create hatred between husbands and wives. So there are demons that are specializing in these attacks. So always maintain unity as a family. The more united a family is, the more na in my experience, no, sa aking karanasan, when I see a family is very united, I see very little of the devil there. Right? That means the presence of the devil is minimal in a family that is totally united. Pero kapag watak-watak, o yung isang pamilya ay watak-watak, okay, one goes to mass at a certain time, yung isa hindi na nagsisimba, etc. I see that when I go and deal with these families, they have so many demons attached to them that I had to exorcise not only them but also their homes. And so I always try to maintain unity as a family because that is a sign of the presence of Christ in the family. Kapag united yung isang pamilya, they do things together, the devil nandidiri sa dyan. And he wants to get out when there is always unity in a family. So, division is a sign that a community or a family has already been infiltrated. Because the devil, bago siya umatake, he will divide and then conquer. He will isolate, then subjugate. Kaya mga kaso namin, mga kabataan na na-possess, usually, if I ask the relationship with their family members, yung mga relatives nila, yung kadalang magulang, they are isolated. May sariling mundo sila. Kaya the devil was able to work on their thinking, their emotions, talagang madali silang
inatake ng demonyo because there was no spiritual, emotional, relational, psychological support. The devil had isolated them. So the more divided a family, the more one sees the presence of all the vices and all sorts of evil. Talagang pinaglaruan na ng ang pamilya na iyan. The more dysfunctional emotionally, psychologically, and spiritually a family is, the more divided it is. The more a family is united in doing things like going to mass, praying the rosary, the more the presence of Christ is there. Because the Lord promised, where two or three are gathered in my name, I will be there. Kaya nakakalungkot kapag yung ina lamang o yung tatay lang ang nagdadasal. Well, the rest are atheists na. But two members of a family praying together, the presence of Christ immediately is there. The more people are praying together, mas patindi ang presensya ng Panginoon doon sa pamilyang iyan. The more members of a family are gathered in prayer, the more powerful the Holy Spirit is. And the more powerful the presence of Christ is. And evil spirits sense that. Okay. Nandidiri sila at ayaw nila yung ganyang paligid kapag nandun sila sa loob ng tahanan na yan. Sabi ni Venerable Fulton Sheen, the diabolic comes from the Greek word to tear apart. The spirit of the diabolical is one that destroys unity, that breaks asunder. That's why the number one tactic now of the devil is to destroy marriage through divorce and all these other. Only God, it's God who joins, and only God can separate, and He will never separate. But He has joined. God doesn't change His mind. God doesn't change His mind. He will give you all the graces to be faithful to your commitment. Because when you enter the vocation of matrimony, automatically, that is the way that the Lord has chosen for you and has validated that this is the way that you will become holy. You will never become holy with someone else anymore. So, ganun rin, when I became a priest, when I got ordained, I cannot simply say, Lord, parang mahirap na. Puro kademonyo yung nangyayari sa akin. Diba? Ang dami mga harassments. I can't say, can I take a break? Can I leave the priesthood and, you know, find another life? Hindi pwede yun, di ba? Love always makes a choice. It's not what you feel like. It is always a choice. And it is a choice that is committed to the end. So go as a family to the sacraments, the mass, pray together. Unity is not simply the absence of conflict, hindi nagpapansinan, but the proper ordering of priority. Okay, that means you are living out the family values, the values of Christ. The family therefore becomes like an army difficult to defeat because of its united front. Be very watchful of this opening to the diabolical, highly charged negative emotions. They attract spirits that come in and they aggravate. Halimbawa, may matinding away sa loob ng isang tahanan. That attracts always evil spirits. That's why after a bad fight, use sacramentals like holy water around the place. Okay, so that whatever spirits have been attracted into the house will be expelled. Or else, kapag may mga pumasok sa inyong tahanan dahil may matinding away kayo at may pumasok doon mga masamang spirito, your next fight will be even worse because ang mga demonyo ay gagatungan nila yung inyong mga hurt feelings, yung inyong mga sugat because of the original fight. So always use the sacramentals so that you always create a sacred atmosphere in your place. Kaya nga't most of the haunted houses na I exercise, I always ask, number one question is, how are you as a family? Usually, maraming away. No? Maraming sugat, maraming kapuotan. Remove all dissension and strife from the home. This attracts powerful demons. When there is interpersonal conflict, afterwards, use immediately sacramental so that the demons do not aggravate the environment so that the next time you fight will be even worse. The parents use the sacramentals over the children in the house. So remember, holy water is useless on your altar. You have to use it regularly. Okay, dapat ginagamit nyo yan madalas. Siguro, depending upon your place, no?
once a week or once a month, depending upon what you're experiencing. But use the holy water around the place. Don't leave it in the altar. It's useless there. Okay? Kasi may isang santo na nakita, nandun yung isang sagradong bagay, tapos nakita ng santo na the demon simply, you know, medyo umiiwas lang siya ng konti. Okay? So, use the holy water around your home and add a prayer always. Lord, keep my home free from evil and may the Holy Spirit dwell here. Always add a prayer. Because mas mabisa yung mga sacramentals kapag may dasal, may kasamang dasal. Because may kasamang pananalig at pananampalataya sa Diyos yan. Faith, the use of the sacramentals with more faith makes the sacramental more effective. And remember, parents, when you were married, the Lord gave you spiritual authority, hindi lamang moral, but and physical authority, but also not only moral and physical, but also spiritual authority over your kids. So when you pray over yung mga anak ninyo, that is a sacramental. Napakalakas niyan. It is a sacramental. So yung sad thing is, may mga kaso kami na the father or the mother was the one who cursed the child. Natamaan kagad yung bata. Because they misuse their spiritual authority. So, remember, dear parents, we have cases wherein children were possessed, but the parents use the sacramentals regularly sa kanilang mga anak, like holy water or exercise oil sa noon ng kanilang mga anak. And later on, the children were liberated from all diabolical attacks. Right? That is how powerful the sacramentals are. Used by parents because of the sacrament of matrimony. Nung ako na inordinahan isang pare, the Lord gave me spiritual authority to cast out demons. When you were married, yung mga mag-asawa who were married in the church, the Lord gives you spiritual authority to cast out demons from your family. Because you have spiritual authority over the members of your family. That is the domestic church that the Lord has placed you in. So the right of the parents over their children is not a right of lordship, but the right to safeguard them and develop the seeds of holiness in them. The best gift that a parent can give to God is a holy child. Not a rich child, not a child with so many degrees, or he has a high position in the government, or a high position in at work. The Lord doesn't see that. He only sees the soul. The greatest gift that a parent can give to God to return back the gift of the child is to give back a holy child. Okay? Nagiging banal yung mga kaluluwa na ipinagkaloob sa kanila. Doing charitable works of mercy as a family. So also as a family, do things together. Something charitable. Because may mga pamilyang narcissistic. Sila-sila lang. Okay? So they think they are holy, but actually, they only care about one another. They don't care about other families or families, other people in need outside of their families. So maganda to train the children in the virtues and also to be able to experience God's blessing as a family. Do charitable works of mercy as a family. Okay? Together always. Sabi ni St. John Paul II, the great danger for family life in the midst of any society whose idols are pleasure, comfort, and independence lies in the fact that people close their hearts and become selfish. Also have family devotions that the family finds meaning in. Like, for example, ngayon, kailangan yung devotion to the Divine Mercy, the chaplet. Okay? So try to have some beautiful devotions that you can hand on to your children and the children will hand on to the next generation. Have a real devotion to the saints and angels. Okay. Especially Mama Mary. Of course, the most important thing, sacramentals in Mama Mary's armory are the three. First, of course, the rosary. Our Lady herself said to Padre Pio, with this weapon you will win. So it's a weapon against the evil one. That sometimes the saints would use it over the possessed, putting a big rosary around the neck of the possessed. When people say the rosary together, sabi ni St. Louis de Montfort,
It is far more formidable to the devil than one said privately because it is an army that is attacking him. Our Lady revealed in the next sacramental, very important, ay yung scapular. Wear the scapular devoutly and perseveringly. It is my garment. To be clothed in it means you are continually thinking of me. I remember one story of a demon trying to attack a person. At nakita ng taong ito na dapat magiging biktima ng demonyo, suddenly Mama Mary appeared at sabi ni Mama Mary sa demonyo, "Can't you see this person? It belongs to me. He is wearing my garment, the scapular." So wear the scapular. To be clothed in it means you are continually thinking of me, and I in turn am always thinking of you and helping you to secure eternal life. Sabi ni Sister Lucia, why do you think Our Lady appeared with the scapular in the last vision to the children of Fatima? She replied, she meant that all Catholics should wear the scapular as part of the message. The scapular and the rosary are inseparable. Our Lady said to Saint Dominic, "One day through the rosary and scapular, I will save the world." Of course, the last most important Marian sacramental is the miraculous medal. Kapag may mga matitigas na tao na ayaw talagang bumalik sa Diyos, many miracles have been seen when they would start to wear, when someone would influence them to wear a miraculous medal around their neck. Suddenly, after some weeks or even days, biglang nagbabago ang kanilang isip. Gusto ko nang magkumpisal. I want to go to confession. Okay? So this is a medal, very important if we desire to convert sinners. Let them wear it around their neck. Okay, its specialty is, one of its major specialties is conversion of the hardened sinner. Pag may isang tao sa pamilya ninyo na medyo lumalayo na sa Diyos, let the person wear this medal and around his or her neck and do the proper prayers to Our Lady. So sabi ni Mama Mary to Saint Catherine Labouret, "Have a medal struck after this model. All who wear it will receive great graces. They should wear it around the neck. Graces will abound for those who wear it with confidence." So this sacramental is only one of three in the history of the Church to be liturgically honored. The other two are the rosary and the brown scapular. So sabi ni Father Gabriel Amorth, so I was really blessed to have met him still and trained under him for a few years before he passed away. You know, I was still studying in Rome. I was just a new exorcist. That was 2001. I've been in the ministry already for 22 years. And it was not easy, but he had been in the ministry much, much longer. No? At marami siyang mga real experiences of the diabolical bad cases. Okay, so tama talaga mga kapatid ang sinabi ni Father Jose Francisco Siquia, no? Makakatulong talaga ang scapular as sacramental ito at yung miraculous medal. So dapat yung mga miyembro ng ating pamilya makasuot talaga ng scapular miraculous medal. At tama din yung sinabi ni Father Winston Siquia na be ready to sacrifice for the conversion. Imagine, sino bang mag-aakala na sa pamamagitan lang ng ating pagtalakay dito, pagkatapos yung isang di po ba ating pinakita dito yung isang pulis na sabi niya, grabe, tantad sa kasalanan at napakabigat na kasalanan si Sir R.G. Jimenez, ito'y nagdala niya sa conversion. Bago tayo papasok sa punto por punto, para sa mga di aware, pakinggan nyo ang napakagandang conversion ng isang pulis.
At sa pamamagitan niya, dami pang mga pulis na may mga anting-anting, yung iba talaga, binanggit niya na tirador daw. At bago na kakumpisa, bago na matay, nadala pa niya sa pangungumpisal. Ito bahagi, pakinggan ninyo. Dito sa akin, sino pa ang naniniwala sa akin? Dito sa akin sa Pilipinas, sa nangyayari sa akin ngayon, sino pa ang pulis na pinagkakatiwala kayo? Kahit pulis yung akong pulis, wala nang tiwala sa kapwa. Ako si Chief Master Sergeant Jimenez, ito ang nakasign sa UCPD as an investigator, follow-up unit sa mga na didisgrasya, sa sasasaan, sa kalsada. Ako ang marawag. Itong ministry ng deliverance and exorcism, wala naman ako pakilang ito eh, last 2 years, last 1.5 years. Hindi ko, naniniwala ako bilang ng bata ako na may mga multo kakakamutan ko. Lahat tayo, mga kabataan natin, itong tato tayo, may multo, may white lady, ganyan, kasi ilang mga kayo ko sa atin. Pero, nagbago lahat, kasi ang pagiging isang pulis, napakahirap. Pag tinutusan ka ng taas, kahit mali yan, at hindi mo sinunod, bukas pa lang nahihirapan. Turo niyan hanggang ngayon, kung hindi pa lalo ngayon. Dati, wala lang sa buhay ako. Uuwi ako, yan ang anak ko. Panganay ng anak. Uuwi ako, naswak ako talaga ako, lasing ko, lasing na, lasing pa ako. Araw. Wala akong pakihinan. Away dito, away ko. Tama, siguro, tama yung sinabing ni Brother Wende. Maraming nangyari sa buhay ko doon sa mga in-explain niya. Oppression, obsession, kahit siguro yung pagkawal sa bahay, lahat ang pinagawa ko eh. Hindi ko alam na inatake ako. Hanggang mayroong nagsumpa sa akin. Mayroong isang tao na sinumpa ako, na tinanong ko siya. Sabi ko, sinumpa ako ng mga tao na ito. Sabihin mo sa kanya kung ginawin niyo yung sumpahin sa akin. Pero wala ko alam kung sa exorcism. Wala ko alam dito. Siguran ng 2018, napakayon pang dito. Ang hirap, parang nagawa ng tama. Wala ka lang ito. Kaaway mo lang ang kapatid mo. Ganun nagtatakot pa sa tatay mo. Nagtatakot pa sa nanay mo. May inaakay ka pa sa opisina. Lahat. Dadanasin mo kasi hindi mo alam na inaatakot ka pa. Hindi mo alam na inaatakot ka ng palasang pride mo. Payabangan sa pulis eh. Pag bagong pulis ka, kailangan mas magaling ka po sa ibang bagong pulis. Hanggang tumatanda ka sa pulis, dapat mas magaling ka. Mas marami kang alam na nanginawang kalukuhan, mas magaling ang tingin sa'yo. Noon, gano'n yun. Matatawag ang maraming kang pulis kung maraming kang alam. Alam na nga. Isang tanong pa lang sa'yo ng isang tao, alam na. O sino yung mga tirayo dito? Alam mo na ka lang sa sagot. May picture ka nangyagal yan. Ang tingin sa'yo ng kapwa pulis, malayo na. Pagpasok ka sa illegal, maraming magaling sa'yo. Gano'n ang mga pulis. Noon. Ngayon, paano ko natutunan ito? One time, nalilipo ako. Nanonood ako ng mga ayat, nanonood ako sa puto, nanonood ako sa mga ibang pari, sa sisi, pero wala akong pake. One time, etong safe bed medal ko, inubad ko, nalilipo ako. So, abang nasasabon ako, kitang-kita ko ang isang kamay na kulay din kung paano ko nalimot sa mga. Pagkalmot na sa akin, lumabas ako ng siya, tinit ako sa salamin. Nakita ko yung dalawa kong kalmot. Tama nga. Sabi ko, ano ko? Bakit yung ano ko? Bakit baka nararamdaman na dalawa ng baba ko? O dahil bakit ako nasusok mo ganito? Ikikwento ko muna kung ano yung isang nangyari sa akin. Na hindi ko yung pinagsin. Pulis na ako. Ako ni kasama ko yung kaibigan ko ngayon. Pumunta ko sa bar, nasinta na naman kami na may bigaw ko yan. Ngayon, lumangga namin sa kapatid na kaparada. E
Itong pilat ko sa mga ito sa loob na to, pumasok ako sa loob ng kotke. Tumalo ako sa loob ng kotke. Basta sa salamin ha, sa likod. Alos mahiwa ang kotke, napakita sa kotke ko wala. Pumasok ako para sa loob ng kotke na hindi ko na alam na nangyari. Siya ako magsisa sa labas. So lumipad siya, matalsin siya ito sa harapan ng kotke. Kasi gumagamit sa tingnan ng kotke. Kasi nalasin kami. So bakit wala na ang lupon na to? Makdoti ng bawa sa hospital, hindi ko alam yung... Alam ko lang, kinakbo ko sa Chinese General Hospital, kinakbo ko sa orthopedic. Kasi hindi din ako kinakbo sa Chinese kasi nasinto ako. So hindi yun ang ano yun. Ang gusto ko yung kwento doon, after one week, yung may ari lang sa sakla ng bolke, dinalingan ako. Ang sabi ko sa akin, isa yung ba ito? Meron siyang lahat ng cruz, dugong mismo sa loob ng bolke saan ako pumasok. Eh, wala na ang krus. Ang krus ko lang na maaalala ko, yung nasa susunan na ang toko, hindi niya pwede mapunta sa loob ng kotse kasi nasa susunan siya ng toko. Yung baka ko nasa katawan ko, oo, baka maniwala pa ako na nandito yung krus kung saan ako nakatawan. Pero hindi. Nung ibinalik sa akin ang lawyer yun, nung mayari ng kotse, tinamaan ko. Sabi ko, oo, akin yung krus. Pero paano yan makupunta sa loob ng kotse mo? Eh, nasa susiyan niya ng mga ko. Hindi siya pwede tumatsik eh. So, hindi ba ako naniwala? Sira ko lang sa loob mo, wala. Pero pag tinayto ko kasi lalo nangyari sa akin ng malalo ko, tatatag eh. Ako yun, nangyari sa akin naligtas ng Diyos eh, na hindi ko lang pinapansin. Punta yung krisis. Huwag ko na ipwede diba? Kasi hindi ba? Mahaba. Isa na lang, yung bagay lang kami. Harapan kami ng sundalo. Naligtas ako doon, tingin ko. Isa yung pinasok ko yung squatter sa Dana Umpaw na marami ng punsang pinakay ko. Ako lang nakalaki, nakalabas. May isang bata lang ang lumapit sa akin, tinukong niya kung paano ako nung sa squatter. Nanaligaw na ako ng isa sa loob ng squatter na hindi na ako makalabas, na pinagsasabihan na ako ng mga atik doon o mga singa doon o wala natin palabas sa pulis niya nito. Ba't ito kasi doon na natin palabas niya? Meron din sa Rites, sa Maynila, naligtas din ako nung gabi dito. Maraming beses ko pinito rin pag disgrasya. Ngayon, naisip ko na eto, ba't may kumalimut sa akin? Diyan ako, simula nag-search na ako, tumingin na sa etong deliverance and exorcism. Medyo nagbago, parang pili ko, ano ba ang pagkakamuhay ng ako? Kasi matusawa ka yung babae. Matusawa ka ng babae, mag-relate lang kami ng plan sa Quezon Avenue, kung dahil ito sa masamin nyo, dapat bago mga ano yung plan na girlfriend na. Hindi naman lahat ng polis, pero marami yan ng mga polis na kasama ko. Mas matino pa nga ako, hindi ko eh. Kasi ako, kailangan ko mag-miss ka ako eh. Miss ka ako na lang po sila, hindi. Hindi, kayo kong kaya. Eh, siyempre, polis nila ako yun yan. Nung naisip ko na parang babago, parang magdating mo sila matakit. Nagkakasaktan namin, tinatakbo sa hospital ng isa, ako lang ang isa. Di ba magpapatulo sa asawa ko? Sa mga anak ko, din siya sabi, nasa hospital na ako, nakapapain ako. Hindi sa sarili sa kanila. Kasi pinigilis sa sarili ko, kaya ko. Mamatay ako lang isa. Hindi ko gawin ko. Mataas ko ng pride ko eh. Kaya kakaway na lang eh. Ako yung mga kapatid ko. Nagkakapo sa magulang ko. Magkakamang kakaway sa opisina. Pare-pares na kami. Kumbaga, nakapag-pressure, yung obsession, nangyayari talaga sa lahat ng tao na hindi natin alam, nakala natin normal na pamulang. Pero nangyayari sa ating araw-araw. Ngayon magbabago na ako, pagtatawa na nandiyan yung pinagtawa ng mga pamulang ko. Ikaw magbabago. Hindi mangyayari yun. Kula lang kita. Pagtatawa na. May kapatitawa ko is, tatawa na. Tatawa na lang kapatid ko na professor sa FDU ngayon. Tatawa na lang nila ako. Mga kapatid ko, pagtatawa na lang ako. Sa trabaho, nag-post ka na ng post sa Facebook. Ano sabi sa akin? Hindi mag-personal message. Sabi ko nga siya. Ibabalik na. Ano nangyayari sa'yo? Ito ba yan? Kahit, yung naramdaman ko na dapat lang ako ba? Kaya kinatawa na ako. Kailangan talaga mangyari sa isang tao, si
Panginoon na mangyari ito para makakalala. Bakit? Nanay ko ito ay naman. Ang sabi natin po, Father, tawag ito na yung Father. Father, ano? Diba? Pero mag-iwag ko rin natin ito, pero hindi, may tampo ko rin. Ano mangyari sa nanay ko? Ito na, nagkaroon na ng sugat na ganyan kalahin sa paa. Ito lang. Last year. Ngayon, nung nanonood ako ng exorcism na Brother Bredley, at hindi lang ha, hindi ako nang kina si Brother Bredley, ngayon lang ako exorcism. Kasi ito, wala akong kina si Brother kaya sa PNP, hindi ako mong sinta. Wala akong pakialam, wala akong pakialam. Ganyan ang galing ko. Ngayon, itong nanay ko, may sugat tumatay sa paa. Hindi na tumatayo, dalawang buwan. Eh, ako kong isa luna. Dahil sa akin na, sa napanood ko, may spiritual na tayo eh. Authority. Bilang nanay, bilang tatay, eh ako ang isip ko, baka may spiritual authority ako sa nanay ko, kasi ako pakanin na lalaki. Inisip ko lang doon, baka may spiritual authority ako dyan. Kasi hindi na nga sila naniniwala natin, mga kapatid ko, mga kapatid. Sinukuha ko lang, isa lang. May sugat siya. Tumigil na siya, ikat-erat siya, ang naiiyak na siya. Sabi ko lang, ito, ngayon. Gusto mo, dasal lang sa iyo, dasal ni Mama Mary. Dasal ni Mama Mary, nasa kasa ni Lord, ni Mother Celia. Yung healing na wanin ko ni Mama Mary doon. Pero may guidelines. Kailangan mo na mag-umpisan. Sa nakalot ko, kinabrata ko yun, sa mga nakapanood ko sa mga exorcism, kailangan mo mag-umpisan. Para wala ang kasalanan. Tapos doon, ang alam niya libro, i-imagine mo kung gano'ng pamahalin mo kung gano'ng bago ko gawin. Imagine mo na kung gano'ng pamahalin mo kung gano'ng. So, kumikita ko, isip ko yung bata pa ako, mawala pa ako sa panagot sa kanya. Kung gano'ng niya pamahal, nalagaan niya ako, kumakamit niya mga elementary sa mga baha, dito sa SSC, kinaba ako, gano'ng deke, dati. Inisip ko lang ito pamahal niya sa akin, nalagaan niya ako, kumisang sa buo. Okay na yun, ma'am. O sige na, isa kong papahira na ng exorcism oil. Yung exorcism oil, nabibes din ng mga pare. So, kuhayot siya. So, ang nilagay ko sa kamay ko, inahit ko sa paa niya, habang in-imagine ko yung masaya kami noon, at binabasa ko, yung dasal ng mga meling na 1 and 2 sa deliverance prayer ni Father Sophia, yung libro niya na ulitin. Walang nangyari, okay lang. Tapos, ang isin na naman ang dasal eh. Ang dasal lang naman doon. Huwag na kumala ako. Yung ano yung mama meron, yung laki ganyan ang kinahirapan sa Jesus. Ang ganun, ganun yung manin. Ano nun eh? Yung parang hiling niya. Eko na, gabi, kumakawa na ako doon yung babae. Ang sabi niya, kuya, balik na sa bahay. Bakit? Eh, nakawin ako sa kalooban. Eh, balik na rito. Bakit? Bukas na. Alam mo ba, hindi ko nila yung buhangin na tumabas, tingin ko, sa paan ng nanay ko. Buhangin na daga. Ako rin yung picture ako noon. Ngayon, kaya ko yung picture ako. Kaya siguro niya niwala. Eh ngayon, kasama ko sa ganito. Alam niyo ba na yung mga kapatid niya na napakasal na din umano sa simbahan. At pag may seminar sila si Father Sikia, Father Winston Cavading, dadalo sila kasama na yung mga pulis. No? So may conversion talaga. To make his message known, he's our responsibility.